Na magandang araw sa ating lahat. Welcome back to our YouTube channel. So yan, matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload sapagkat tayo ay busy at maraming ginagawa. Ngayon, meron tayo dito kakaibang i-repair. Papansin nyo, wala na siyang LCD. Ayan, tinanggal na yung LCD niya. Itong laptop na ito, galing ito sa iba't ibang store or repair shop. So, galing ito ng according dun sa may-ari, galing na ng SM North. Sa galing ng ibang technician at yun, hindi nga nagawa. So ang issue nito ay may power siya actually. Then nagkakaroon siya ng caps lock, ibig sabihin pumapasok sa system pero walang output or walang display sa kanyang LCD. At the same time wala rin display sa kanyang HDMI. Hindi ko alam kung sira lang din yung HDMI, pero sabi nung may-ari, nag-display pa daw nung time na yan. Pero ang tinesting ko, wala, hindi na-display. So, sa madaling sabi, itong laptop na to ay nag-test na tayo ng iba't ibang basic test or ano, try na tayo magpalit ng LCD. Nag-try tayo ng gumagana LCD. Nag-try na rin tayong magpalit ng flex, yung flex papuntang LCD, connector, and then tinry na rin natin siya i-boot sa monitor, external monitor or external display, pero wala pa rin. So ito yung kanyang LCD. Gusto ko lang ipakita sa inyo kasi kawawa yung customer, no? Kung mapapansin nyo, may hiwa na siya, ayan, no? Dumating sa akin to, ganito na, bali, nare-remove na siya ng ganyan. Ang ginawa kasi nung unang nagbaklas nito, mali yung kanyang paraan ng pagbabaklas, which is dapat kunin niya muna yung adhesive dito sa ilalim. Kung sino man yung pamilya, no, inahatak yun para madali mong may bababa yung LCD. Pero ang ginawa nila, pinilit nilang iganon or ipull yung LCD. So ayan, naiwan dapat ito, may iwan to dito. At itong isa naman, may iwan dito. Dito sa kabila. Ayan. Dapat itong block na ito, may iwan dito sa left side. Dito. Tapos ito namang isa, dito naman. Kasi ang hatake mo dyan actually, ito, pakita ko sa inyo. Ito. Para sa susunod, meron kasi ditong adhesive na kailangang hatakin. Ito. Ayan, ito yun, oh. So, pag ito na-attack na, ayan, madali na yan, ayan, oh. Nakita nyo ba? Ayan. Kung sino yung familiar, no, sa gumagawa niya o nagpapalit ng LCD, ano, hatakin mo lang yan habang nakakabit pa dun yung LCD. Ayan, hatakin mo lang to. Kung mapapansin nyo, kung saan humihiwalay na yung block. Ayan, diba? Ayan, nahatak na natin. Ito, napakadali lang tanggalin. So, ibig sabihin, kung nandito yan, napakadali ng tanggalin yan. So, dapat naiwan yan dito, eh. O, yung kabila naman. Diba? Dapat, dito, nakalitaw yan ng konti. Dito sa ilalim. Minsan kasi dito sa ilalim yung hatak. Minsan may nakalitaw dito sa ibabaw. Pero sa TUF, ang alam ko, nasa ilalim. Maaaring naputol niya. Nagkamali siya. Kasi nga, wala eh. Walang ano. Ito, meron dito. Ito, hahatakin mo lang to. Ayan, ah. Ayan. Hahatakin mo lang yan. Diba? Napakadali. So, yun. Papakita ko sa customer yan para alam niya. Hindi ko na itutuloy itong hatakin. Para itong isa, mapakita ko sa kanya personal. Okay. So, balik tayo dito sa laptop natin. Since wala tong ano, wala siyang display sa LCD or sa external monitor, possible board ang problema natin, no. Kasi yung flex nagbalit na rin tayo, to. Ito working tong flex na to, galing din TUF, pero wala, hindi pa rin siya gumana. So, meron ako napansin sa kanya, which is yung transistor dun sa may LCD connector. Bakasin muna natin, no, para makita mo.
So ito yung main board natin. Dito sa ano, LCD connector, meron tayo dito ng transistor. So I finally checked that already. Meron sa output kasi ito yung input natin. Ito sa inyo. So dito sa input natin, dapat meron tayong 3 volts which is present naman yung 3 volts. Then pagdating sa output, 3 volts again. Papunta yan sa LCD VCC sa number 16 to 18. 3 pins yun. So, missing yung 3 volts. Ibig sabihin, bago ko ito i-video ngayon, nag-check na ako, no? Nag-initial check na tayo. Kasi dito lang naman, magpadali lang naman. Ito lang, dito mo lang naman i-check eh. Banda dito eh. Hindi ka naman pwedeng gumala kung saan-saan. Dahil, I think, okay naman yung video card. Hindi display naman. So, dito tayo pupunta sa transistor na yan. So, kunin ko lang yung charger, saksak natin. Okay, saksak ko yung charger. Yan. Saksak natin. So, punta tayo dito sa ating multimeter. Kita naman. Ayan. So, dito, pag chinek natin yung ating input, meron tayong 3.4. Pero sa output, wala. Kahit i-on natin yan. On natin. On natin siya. Ayan, nag-on siya. Ayan, nag-on siya. Umilaw kasi eh. Tanya tinamikot yung pan. Nag-init yung processor. Ayan, namikot na yung pan. So, tingnan natin yung output. Kita nyo yung aking multimeter. Ayan. Ayan, tumunog. Tumunog, Windows 11. Kung hindi nyo narinig na, ako narinig siya. Pumasok siya ng Windows. So, ito yung output ng LCD. Yan, wala. Negative. No? Kahit dito sa may resistor, wala rin. Current resistor. Tapos, yung 3.4 natin sa input, meron. So, palitan natin itong transistor. Tignan natin kung may pagbabago. Pakita ko muna sa inyo yung schematic, no? Schematic natin. Ayan, meron tayo dito makikitang LCD VCC. Ayan, ito. Tapos ang sakop niya ay 16, 17, 18 pin. So 1.5 amps siya. So pag pumunta tayo dito, 3 volts siya. Ayan, 3 volts. Ito yung ating transistor. Ayan, yung out niya. And then yung input, number 5 pin. Ayan. So ito yung kailangan nating palitan. Ang pangalan ay G524-4011U. Yan yung pangalan ng transistor. So, papunta na LCD para ngayon mag-on yung ating display dito. Kaya hindi nag-on yung display kasi missing yung 3.3 volts. To be exact, no? 3 volts. Kasi minsan may sobrang konti. So, yan. Kailangan natin yan. Tapos, pag pumunta naman tayo, pakita ko sa inyo yung ating board view. So, ito naman yung board view natin. Ito yung LCD connector. Sa number 16, ito yung number 16, ay yung VCC natin hanggang number, actually 19 pala siya, no? Hindi 18. So, hanggang 19 yung ating VCC. So, ito yun. Kasi ito yung transistor natin. Ayan. LCD VCC, yung makikita nyo, ayan, number 1 pin, LCD VCC siya, ayan, tapos yung input niya ay number 5, 3 volts na lalabas dapat dito sa LCD VCC, automatic naman yan, basta sinabing VCC, sabihin may voltahe yan, na lumalabas dito, so papuntayin dito sa resistor natin, current resistor, papunta dito, ayan, kung makikita nyo may mark siya, kaya na kailangan natin palitan. So ngayon, palitan natin yung ating transistor para tingnan natin kung may pagbabago. Ayan, kabiran muna natin yung ating ano. Tanggalin muna natin ito kasi nalikan. Susunog. Susunog.
So yun guys, ito na yung aking laptop. Bale yan, nakakapit na yung transistor na nilagay natin. Tapos, hindi ito talaga yung LCD nya. Naglagay lang tayo dito ng 30 pins na pwede sa kanya. Yan, maliit to actually. Yan, maliit. Pang 14 inches lang siya. Pero 30 pins siya. At pipit naman yan. I think fit naman sa kanya yan. Bale, magdi-display naman siya. Try natin kung magdi-display. So, ayan, let's on. On ko. Ayan, nag-on siya. Ay, hindi pa, sorry. Ayan, on natin siya. Ayan, nag-on na siya. Ikot yung pan. Ayun, may display na tayo. Ayan. So, goods na itong laptop natin. Yun lang talaga yung problema natin, yung transistor. Ayan, okay na. So, ayan guys, no? Napaka-simple lang kasi magtanggal ng LCD at mag-test. So, hindi tayo pwedeng pachamba-chamba lang. Ayan, kawawa yung customer natin. Imbis na hindi siya gagastos ng para sa LCD nito, eh, mapipilitan siyang bumili. So, ayun. Pwede natin siya ibigay sa customer. Try ko lang muna yung isang memory. Kasi dalawa yung memory niya. Shutdown ko lang. Tapos, saksak na rin natin yung battery para makasigurado tayong gumagana lahat na bago natin ibigay. Ayan, display na. Okay? Kasi nakalalagay lang ang bago memory. Yung isang memory kalalagay lang, kaya medyo natagalan. So, tignan rin yung nag-charge. Hindi nyo nila yung charging. Ano yan? Charging indicator. Ayun, charging. Ayan, may kidlat. May kidlat dun sa baba. Okay. So, job well done tayo. Ayan, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. Ayan, sana meron tayong natutunan sa video ito at sana pakisubscribe po ng ating YouTube channel at sa mga repair naman natin dyan, yan. Pwede kayo mag-message. Feel free to message our page. Meron tayong Facebook page dyan sa description sa baba. Ayan. Maraming salamat po. Hanggang sa muling video.